Isang buwan bagong Fire Prevention Month. Kaliwat kanan na sunog dito mga nakalipas na araw sa Cebu City. Kanina umabot pa sa pinakamataas na alarma ang sunog sa Barangay Ermita na nagsimula raw sa batang naglalaro ng posporo. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa lugar na yan sa Barangay Ermita, Cebu City. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, humigit kumulang 200 bahay sa tatlong sityo ang naapektuhan. Ang mga residente nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Ang nadalang ko, kuha na, TV raw, motor, mami akong siguro city ang motor. Pagbalik ko, dako ng kayo. Lima ang nasugatan. Ang mga fire truck, nahirapang maglabas-masok sa lugar dahil bukod sa masikipang daan, may mga motorsiklo at nagtitindang nasa gilid ng daan. Naubusan din ang supply ng tubig kaya pinagdugtong-dugtong na lang ang mga hose. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa sityo ba ito nagsimula ang sunog pero iniimbestigahan pa rin ang pinagmula nito. Pero kwento ng ilang residente. Pero dito na sunog ko ang nakakuhan sa sunog, ang bata ko noon, nagduwa ko noon ka ng kuskuro niya dito sa POM. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang pinsala ng sunog na nangyari. Dalawang araw matapos namang lamunin ng apoy ang nasa 78 bahay sa Barangay Pardo sa Cebu City pa rin, kanya-kanyang paghahanap ang mga residente ng gamit na pwede pang maisalba at pakinabangan. Nawagan ni sa mga tao nga malumuog kasing-kasing, wala mi kapuyan. Tatlo ang sugatan sa insidente habang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala nito. Isinailalim na rin sa State of Calamity ang barangay para magamit ang kanilang calamity fund para sa mga nasunugan. Darlene Kai, GMA News.